Welcome to my channel, R. Palma Electrical Works. Kung gusto niyong makapanood ang buhay construction simula sa paghukay hanggang matapos ito, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa video ito. At kung gusto mong man-notify sa susunod kong mga videos, huwag kalimutan, pindutin ang bell button. Click all. So tara, simulan natin ang ating trabaho. Hello guys, nandito po kami ngayon sa bago naming project. At yun, natapos ko na pong maglagay ng mga abang ko sa electrical. So pasensya na po kayo na di ko po siya nabibidyohan sa umpisa kasi dikit po kami sa oras kasi kailangan pong buhusan namin ito ngayon. So siguro ngayon may oras na ako magpapaliwanag kasi wala tayong ready mix. So ito paliwanag ko sa inyo kung paano ko po ikabit yung junction box. So guys, ito po, kung napapansin nyo yung junction box na yan, may nakikita kayong mas tape or masking tape. So para malaman nyo guys, subukan kong tanggalin, mapakita ko po sa inyo. So ito lang po yun guys, tanggalin kong pako para makita nyo kung ano ang laman dito. So ito yun guys, ito yung papel. So sa pagkabit ng junction box, dalawa po yung option natin. Pwede po yung lagyan natin ng alambre, pwede natin lagyan ng pako. So ako, ang ginamit ko guys, pako. Kasi doon po ako sanay sa pako kasi mas madali lang kasi sa mas madali lang yung trabaho kaysa sa alambre. Kasi nasa sa inyo lang po 'yun kung anong choice niyo, alambre or pako. So, guys, itong papel na kung napansin niyo, may papel na kalagay sa ilalim. Ang purpose kasi nito, kung mapapasukan siya ng tubig, ito yung papel, yung magsisipsip doon sa tubig, mapapasok sa ilalim para yung tubo natin hindi mapapasukan ng simento. So, ganyan lang yun guys. So, pako po siya ulit guys. Yung purpose ng masking tape. Yung purpose ng masking tape, ito po yun. Di ba may butas siya rito. So kailangan natin siya ng lagyan ng masking tape para matakpan yung butas para hindi siya malalagyan ng semento. Okay. So pati yung dito, lagyan din natin siya ng tape para di siya mapasukan din ng semento. Para kung maglagay tayo ng tornilyo, madali lang, di natin mahirapan. So ngayon, so pinili ko pako kasi mas madali yung pako kasi mahirap na kasi gagapang ka dun sa ilalim, marami yung kahoy. So ngayon guys, ang pagkabit ng junction box sa papa latag ng tubo, madali lang naman yan, ito kunikta-kunikta lang yan. So, ito yung tubo papunta dun sa kabila. So kung makita nyo, ito yung isang ilaw. Okay. Yung switch naman niya, yung patakuron. Tapos kapunit na naman tayo ng isang tubo papunta dun sa kabila ng junction box. Yung switch naman niya, ito. So ito ang isang switch guys, para ito sa 3-way. Bali yung hagdanan dun sila, yung pag-aket mo, andoon naman yung isang switch ng 3-way. Ito po yun guys. Kung napansin nyo na medyo nakabaloktot yung tubo natin, kasi ang purpose nito, na hindi siya makapasukan kung anuman dumi or bato para dahilan sa magbara yung loob. So kailangan safe yung tubo natin. So saka ito, ito yung isang humuran papuntang panel board ng ilaw. Cross panel board, sirkuito ng ilaw. Okay. Mali ito yun. Ito. Ngayon, ilang sirkuito ito? 1, 2, 3, 4. Yung isang sirkuito nito, papunta naman dun. Ref. Ito yung ref. Tapos, ito naman yung nakita nyo, ito naman yung isang sirkuito.
papunta naman niya ng outlet. Yung power supply natin ng second floor, outlet. Kukunta konekta lang naman yan, wala nang madali lang gawin yan. Ayun. So, okay. Tapos, papunta ron. Yun, hanggang dun sa dollar. Yun. Bali isang unit to siya, guys. Yung ginagawa pala namin, 5 unit to. Pero 3 palapag. So, bawat unit, kanya-kanyang mayari. Kung saan yung, kung saan naka, nakatapat yung ilaw sa baba, doon siya kukuha ng linya or power niya. So, ito yung isang unit, kabuuan. So, ito yung pagdanan niya. So, papunta naman tayo sa kabilang unit. Koy kawai! So, ito guys, kung makikita nyo, pati yung tubo namin na sa tubig, tapos na rin yun. So, pwede na po talaga kami sa tubos. Sa plumbing, tapos na rin yun. Pouring na lang ang kulang. Cement pouring na lang ang kulang. Nahantay namin ng ready mix. So, dumating. So, ito guys, ito yung kabilang unit, no? Ito tayo ngayon magkagugulo-gulo, guys, kasi ito yung panel board ng kabila. Sa kabilang unit to. Ito naman yung sa kabilang unit. So ito, outlet to ng kabilang unit, saka cable din to ng kabilang unit. So ito lang yung nakabukod. So pag maglagyan to ng asintada, okay, doon na tayo magkagulo-gulo kung nasan ngayon. So nilagyan ko to siya ng alambre, nakatali, para malaman natin kung saan yung kabilang unit, unit A or unit B. So ngayon, ito makikita mo, itong unang circuito papunta to ng outlet. Yun, outlet. Tapos ito naman, yung aircon, AC. Bali, dalawa ko isa guys, kasi mayroon siyang asintada rito. Ito po kasi yung bedroom, yung kwarto kasi ito. Ito naman siya yung living. So yung living nila guys, mayroon ding aircon yung kwarto. So yun lang, napakasimple lang namang layout guys. Kukunta-connecta lang naman yan. So ito po pala yung skits namin. Pero pasensya na po kayo sa skits namin dahil yun. Actually mayroon kaming blueprint, kaso lang hindi lang kasi siya na napapalabas kasi medyo mayroon pang problema, may binabago. Kaya kinuha lang namin yung ilaw, yung lighting layout lang muna. So siguro sa third floor, sa sunod namin na buhos, mayroon na kaming blueprint na pakita ko sa inyo. Ayusin na po namin yung skits namin. Sa ngayon, ito po yung kung saan itong mga kulay-kulan, kulay red na to, ito yung mga ilaw. So ito yung mga junction box dyan. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood nyo. Sa susunod na video, ipapakita rin namin sa inyo, i-share namin sa inyo kung ano pong yung mga gagawin namin. Kasi ngayon napakatirik ng araw, napakainit. Ito yung buhay ng construction worker, napakainit. Ayos. Okay guys, bye bye. Okay, ayos, approve.